sa ating lahat mga kaibigan. Muli na naman nagpabalik ang iyong Godron D TV mo. Tuloy tayo kagad sa ating topic mga kababayan. Ina ni Catherine Camilo na halos nga mawala na ito ng pag-asa mga kababayan, ha. Namatagpuan pa yung kanyang anak na buhay mga kababayan. Pero hindi pa naman siya sumusuko mga kababayan, ano. Hanggang sa ngayon ay para daw iniisip niya na kaya niya pang tiisin mga kababayan hanggang kailan matagpuan yung kanyang anak mga kababayan, ha. Kasi itong si Police Major Alan Di Castro at itong si Jeffrey Magpantay ay ayaw talaga magsalita mga kababayan. Ibig sabihin ay talagang napakahirap mga kababayan para sa isang ina na ganun yung kanyang nakikita na hindi malang nagsasalita itong mga suspek na ito. Itong si Jeffrey Magpantay ay sumuko nga pero hindi naman nagsasalita mga kababayan. Parang wala ding nangyari, wala ding mangyayari dahil nga itong si Jeffrey Magpantay mga kababayan ayon sa ating mga kababayan ay na-briefing na nga ito ni Police Major Alan Di Castro bago ito mga kababayan sumuko. Kaya ito sumuko na ito dahil nga alam na niya kung ano yung kanyang sasabihin. May abogado na nakaabang, may nakahanda ng abogado para sa kanya mga kababayan. Kaya nga tanong niya Senador Rapi Tulfo, sino bang nagbigay ng abogado kay Jeffrey Magpantay? Walang mga kababayan, walang maisagot kung saan ang galing itong abogado ni Jeffrey Magpantay. Ay obvious naman mga kababayan saan ba nang galing yan. Siyempre doon sa kampo ni Police Major Alan Di Castro mga kababayan. Yun ang ano, huwag na natin itong patagalin, sabay-sabay na natin itong panuorin. Ito yung pahayag no, ng nanay ni Catherine Camilo mga kababayan. Sabay-sabay natin itong panuorin. Bukan family natin. Meron natin. Pero umaasa pa rin talaga kayo. Hindi mawawala. Hindi ko aalisin sa puso ko ang pag-asa. Yun, pag-asa na. Grabe. Wala sa inyo mang magulang, ina, maiisip ka na pa rin na nagyan po. Ika nga kinakabig ka sa malaking porsyento na hindi maganda, kailangan mo pabigin sa porsyento. Isang buo na kailangan mo umasa ng mas maganda. Para kayanin mo, para kailangan mo maging gusto nila talaga magsalita si Major Di Castro. Oo. Yun ang talagang kailangan namin. Yun ang kailangan namin na malaman. Dahil patagal ng patagal. Mm-hmm. Ang hirap mong patagal ng patagal. Wala kang alam-alam kahit ano. Hindi yung mamalayan, hindi mo maramdaman. Ano na ba? Pilit mong iisipin na andyan siya, pero nasaan? Hindi mo may paliwanag. So, parang talagang lalabanan mo lang. Major Alan Di Castro ang pangunahing suspect sa pagkawala ng beauty pageant contestant na si Catherine Camilon. Hindi naman sumipot sa hearing si Di Castro. Mag-aalauna ng hapon na dumating ang pamilya Camilon sa Batangas City Hall of Justice. Ikalawang pagdinig na ito kaugnay ng pagkawala ng beauty pageant contestant na si Catherine Camilon. Naroon din ang abogado ni Police Major Alan Di Castro, ang pangunahing suspect sa pagkawala ni Catherine. Nagbasa sila ng counter affidavit pero wala si Di Castro. Hindi nakadalaw si Major Di Castro because of a fever. But the filing of the counter affidavit was filed properly. Legal naman yun, pumirma siya sa ibang prosecutor. The next preliminary investigation is on January 17, 1:30, same time. Hindi siya required pumunta actually. Ang required lang pumunta is are those who will execute a reply affidavit. Wala siyang paninindigan bilang isang lalaki na napakadali lang sa kanya na hindi niya kami puntahan, hindi niya kami siputin, ni hindi niya iniisip kung ano ba ang pakiramdam ng kagaya namin. Na inaasahan siya na sa kanya manggagaling, sa kanya magmumula, kung ano ba talaga. Dumating din ang abogado ni Jeffrey Magpantay, ang driver bodyguard ni Di Castro, na itinuturo ng mga saksi na nagmamando sa nagbubuhat umano sa dugo ang katawan ni Catherine at inilipat sa isang SUV. Hindi na sila naghain ng counter affidavit dahil mag-aalas 11 ng umaga nang i-turn over siya mismo ng kanyang asawa sa Balayan Police Station. Tumanggi muna humarap sa media si Magpantay pero ayon sa hepe ng Balayan Police, gusto niya pong dito
maging available po siya just in case may kailangan po sa kanya yung ano sa in the course of the hearing. Magpo-provide na po kami ng pagtitigilan po niya pero hindi po siya po technically na pwede po namin siya i-detain dahil wala pa naman po talaga po siyang lumalabas na warrant of arrest. Umaasa si Rose na sa pagsuko ni Magpantay, mabibigyang linaw ang pagkawala ng anak. Puno pa rin daw siya ng pag-asa na makikita at makakasama pa rin niya ang pinakamamahal na anak. Man ako bilang ina, yun iiwinawala ako dahil ako isa Panginoon na asa. Sobrang halos kung susuko ka talaga ikakamatay mo yung sakit at hirap na mararamdaman yung nararamdaman bilang ina. Yun na ano, mga kababayan, ano, ha, gusto na nga siguro sana talaga sumuko itong ina ni Catherine Camilo, mga kababayan. Pero bilang isang ina, kahit nga sabihin natin na malabo ng matagpang buhay itong si Catherine Camilo, mga kababayan, ay pinipilit niya yung kanyang sarili. Pinalakas niya yung kanyang loob para nga isipin niya na hanggang sa ngayon ay buhay pa rin yung kanyang nawawalang anak, mga kababayan. Kawawa naman. At yun lang ano, itong si Police Major Alan De Castro, bukas yung ano, pangatlong preliminary investigation, mga kababayan. Sana nga ay masampahan na ito ng kaso at alam naman natin bukas, mga kababayan, hindi talaga ito dadalo. Malabo pa sa sabaw ng pusit kung dadalo itong si Police Major Alan De Castro, mga kababayan. Kaya sana ano, masampahan na ito ng kaso at magkaroon na ng warrant of arrest para tuluyan na makulong ito. At yun na nga, gusto din ating mga kababayan na ilipat na yung ginawang pag-imbestiga, ano, wag na daw sa doon sa PNP diyan kung saan ito nakadetine itong si Police Major Alan De Castro. Sana nga daw ilipat na ito sa NBI o sa Senado, dalhin sa Senado para nga mabigyan ng patas na paglilitis o pag-imbestiga, mga kababayan. Kasi nga pumapabor naman talaga kay Police Major Alan De Castro yung pag-imbestiga, mga kababayan, dahil nga kabaro naman niya yung mga nag-iimbestiga rin. Yun ang ano, mga kababayan, ano, ito rin si Jeffrey Magpantay. Kailangan ng pilipitin ito, mga kababayan. Kung kailangan pilipitin ang liig nito para magsalita, dapat gawin na ng kung sino man yung may kakayanan na gawin yan para nga maituro na o ituro na nila kung saan ba si Catherine Camilo nila itinago, kung buhay pa ba ito, kung patay na ba ito. Ang importante, mga kababayan, ay makita yung katawan ni Catherine Camilo. Huwag naman matulad kay Jubilin Gallino na natapos na lang yung ano, wala na si Idol Bigwas to me abili, hindi na talaga natagpuan ang katawan ni Jubilin Gallino, mga kababayan. Yun ang ano, hanggang dito lang muna. At bago tayo magtatapos ay mag-shout out muna tayo. Shout out kay Member Jeffrey Religious ng Pulilan, Bulacan, at sa inyong tatlong apo. Ano, kumusta naman, Bergie? Ha? Magaling na po ba kayo? Sana magpagaling po kayo. May karamdaman si Ma'am Bergie, ha? Yun ang ano, shout out rin kay Ma'am Caroline Kawakami ng Japan. Kay Ma'am Joyce ng Japan din. Kay Lynn Haylin, kay Jumidis Ala, shout out. Kay Roberto Mabaling, kay Dotayo sa Bandang Babaha. Kay Ligaya Isto, shout out, ha? Renato Jose. Kay Esther Gabriel, shout out. City Saliha Baguan, shout out, Idol. Kay Midel Buot Leticia, shout out. Kay Edwino Buo, shout out. Kay Danilo Perez, kay Innocent Crab, kay Vivian Chloe, shout out. Kay Luis Rivera, kay Mark Medina, Luz Miminda del Rosario, Raimundo Renihio, kay Rosa, tapos na kay Dodo Juso Jr., kay Traveler, shout out. Kay Charles Maynit, Aminit, kay E. Franklin, at kay Danny Agpalo, at kay Ginny Aquino. Inisa Borbi, shout out, Idol. At kay I. Saito. Yun ang ano, hanggang dito lang muna. At ihabol natin si Willa Maghanoy. Once again, this is Rondi TV mo. Ingat ang lahat. God bless bawat isa sa atin.